Sobrang happy ako na magkaibigan na tayo ulit. Hello, Abangers! Long time no see! Yan, ganun lang, natural lang. Bakit sumisigaw ka? Siyempre, opening eh. Opening, gusto mo bulong ako. Hello, Abangers! Diba? Kailangan ano? Kailang hype? Kailangan mataas yung energy. Parang ano? Hello, Abangers! Kumusta? Hello, Abangers! Yan, ganyan, ang galing mo! Ang galing mo! Regular, pati ka regular dito? Ngayon araw, nandito kami na yon sa Dukop Tomas Morato. Special na episode kasi siyempre, most request. Parang kanta, di ba? Sa kumu mo. Ako, most request. Sige po, daan po kayo, daan. Madami dumadaan dito, yan. Yan, yan po. Yan. Ingat, God bless. Ingat. Ay, ingat. Ingat, ingat. Daan po kayo, daan. Yan. Yan talaga, special na episode dito kasi most request. Nababasa ko kasi comment. Lahat gusto nila ikaw. Oo, kaya ano, nag-guest ko po siya. Abangan niyo po, mukbang kami sa loob. Yan, sige po, daan po kayo. Parang may CCU sa loob ng gotse. Sige, pasok na po kami. Abangan niyo po, yan, tara. Tara. May sabihin ka? Wala. Oo, tara, tara. Kumusta? Okay lang. Thank you, kasi... Bakit? Lakas na po si Ah, gusto mo dapat ano? Malumanay. Paano yung mga nanonood sa atin? Ay, try mo lang, kalmado. Kumusta? Hindi mo, sasagutin ko yun. I'm okay naman. Alam mo na ano ako, hindi naman ako na-awkward sa'yo, ikaw lang. Ano ba? Sabi mo, di ba, sa showtime, na-awkward ka sa akin na... Ako lang yun. O, kasi ako, gusto ko mag-usap, pero hi, tapos ano eh. Ba't ka nako-awkward? Ako, hindi ako nako-awkward eh. Nako-awkward ako na yun sa asawa mo kasi nandiyan siya. Pinapanood niyo doon? Oo. Siguro kasi ako yung naiwan sa ere. Kaya ako yung awkward. Parang, ano niya? Parang gano'n. Tapos, hindi naman natin napag-usapan. Tapos, lagi kita pinaparinggan sa showtime, di ba? Hindi naman dahil si gustong balikan. Sir, parang gusto mo lang malaman yung sagot. Ba't kaya naman yung kiroyo? Tapos, parang gano'n lang. Tapos, lagi na tayong parang... Ako lang pala yung awkward. Akalain niyo yun. Hindi ka pala awkward. Ako, honestly, hindi talaga ako na-awkward. Ako lang. Pero nung pagkatapos nag-explanation ko, doon ako na-awkward. Parang, Kasi ano eh, siyempre ang hirap sa akin, ang hirap mag-explain din, siyempre. Kaya nga sobrang vulnerable mo nun. Kaya after, kinausap kita kasi parang feeling ko, na-put kita sa spot. And ayoko namang gawin yun sa'yo kasi nga lang, alam mo naman, minsan may nangyayari talaga sa showtime na biglang gagawin biglaan, na lahat. Biglaan. Pero it turned out to be good naman kasi marami pala nakaka-relate sa'yo. Yes. Tsaka ang dami na natutunan, nagising dahil sa, siyempre, yung storya natin. No? Pero sir, pass yun, pass. Kaya parang... Disclaimer! Parang nagkakat yung ipit niya eh. Ano yun, Ryan? No? Wag ano, nagkiklaim ko yung face. Nag-gumanon yung bato eh. Kanina gumanon siya, di ba? Nung tapos ang sinasabi mo ba? No, gumaganon siya. Tatawa. Pero ano, yan, mamaya abangan nyo, uusapan natin. Pero order muna tayo. Ano ba hilig mo? Kasi meron dito yung mga beef, pork, chicken, seafood, tteokbokki. Mahilig ka ba sa tteokbokki? Pagkabagas mo naman. Hindi, oo. Ready mo nga yung menu? Meron kami dito, beef. Pag hindi kumakain ng beef, meron kami pork. Spicy, tsaka soy, pork. Meron din kami, chicken. Spice chicken o soy chicken. Tapos meron din kami tteokbokki. Tteokbokki, alam mo yung pokki? Yung street food ng Korea, pinaka-sipkat ng tteokbokki. Meron din kami nun. Ulit! Bakit? Ba't ka natatawa? Alam mo, pag nagjo-joke ako, dati, alam mo, nagjo-joke ako, hindi siya tumatawa. Pero pag serious ako, natatawa ka. Naka-offend yun, ha? hindi pa ako nagjo-joke, umpisa pa lang. Ba't ka nagtatawa? Kasi nga, yung pronunciation mo ng mga salita, it's fascinating. Fast? Ano yan? Fast? Fascinating. Ah, mabilis yung salita ko. Ano ba ibig sabihin fascinating? Hanga. Hanga. Oh. Gaya gusto mo gayahin? Ayoko.
Oh, yung chicken? Oh, chicken. Tapos may tteokbokki. Tapos meron din ano, yung mga squid. Alam mo, squid. Mga ganyan-ganyan. Ganun talaga sa style ko eh. Kasi ano, kasi mapansin ako eh. Uy, alam mo, ganun. Squid. Ano yun? Nakalimutan ko. Spicy squid. Restaurant na, hindi alam yung spicy squid. Alam mo naman squid. Yung ano. Okay. Ano ba hilig mo? Ngayon kasi kumakain na ulit ako ng lahat. For 5, mga 6 years. Hindi ka kumakain ng 6 years? Ano? Mukha pa hindi kumakain ng 6 years. Kung may totoo yun ako. Ang payit mo eh. Tsaka alam mo, lalo kang gumanda nung na-meet mo si... Si Sir. Si Sir. Anyway. Kasi baka magalit siya sa akin eh. Kaya binabawi ko muna yung ano. So hindi totoo, hindi ako totoong gumanda. Hindi, gumanda. Alam mo, ang ganda mo talaga. Hindi, maganda ka talaga. Oo. So yun. So ang dami kasi gusto ano na natuwa sa storya natin na nangyari dati, di ba? Alam mo, walang halos etos. Itong duko para sa... Hindi naman to pang ano eh, kasi 169 pesos, oh. Di ba? Hindi naman pang sobrang social eh. So, meron kami na yun, Duke of Tomas Morato, meron kami sa Emerald, Masangkay, tas Don Antonio. Pero pinili ko talaga sa, promise ah, pinili ko talaga nilagay sa Serendra. Oh, promise. So, para marami kasi napansin ko sa Serendra, marami nagde-date, mga kabataan. Oh. Pero yung mga Serendra, yung restaurant, kahit 10 years ago, di ba, nung kumakain tayo, okay lang, sir? Nung kumakain... Pag-usapan lang yung pasta. Nung kumakain tayo noon, sobrang mahal. O, sin, ilang beses tayo noon? Mga 3 beses, 4 beses? Grabe, one time, gusto ko magbayad, nakita ko 8,000, 9,000, sobrang mahal. Pati, di ba, may steak na kasama pasta. Sobrang mahal. O sin, di ba lumabas yung laway? Sobrang mahal. Toxic ka. Hindi ko na nga pinansin yung laway prasa. Sobrang mahal. Kaya sabi ko sa... Ayan na. Kaya ako pinili ko kulay ng table puti. Para pag tumasik yung laway. Kaya hindi ala. Kaya pinili ko sa partners ko. Oh, totoo. Gusto ko nila kay sa Serendra yung dukap. Kasi marami nagde-date na offer double. Kahit 500 peso, di ba? Pwede na kayo mag-date, totoo, no? Totoo, para mag-cater sa ibang market. Yes, kasi nung panahon na yon, nung Serendra, sobrang mahal. Lahat ng restaurant. Para sa akin noon, ha? Ngayon, kaya ko naman. Oo. Yan naman yung bilib ako sa'yo. Oo. Kaya nga kanina, nung pumunta kami, doon sa isa pa niyang business, yung salon, Moridu Art. Kapwa. Anytime ka doon. Oo. Ngayon, oo. Pero sobrang akong happy for you kasi ang layo na narating ni Ryan sa buong career mo and very smart ka with money. Napaka-importante nun kasi alam mo naman, yung career natin sa industry, di naman to forever. So maganda talaga na nag-i-invest ka. Yes. Kailan yung kanta? Ikaw? 2000? Makakakalbi ko naman. Sorry. Ba't ilay ko? Sanay kasi ako. No, tapos mo siya. Oh, itong sauce. Sanay kasi ako nang gumagano. Yan. Paano siya si Ryan, oh? Parang mamamagano. Oh, ganun. Ganun. Sir, pwede upo ka dito sa gitna. Para ikaw yung ganyan. Pero huwag kang magsalita. joke lang. Ano siya sa gitna? Ang bait talaga yung asawa mo, no? Oh, sobrang smiling. Smiling. Pero ano... Uy, sa vlog ko, gusto ko gawin natin. Ano? Ano? Diba, ngayon may jowa ka? Wala ako jowa. Oh, yan maganda. Ba't natuwa ka? Na, ang sama ng ugali mo, pagkat may asawa ka, wala kang jowa. Dapat, hindi yung... Oh! Tinatawa na mo ako eh. Wala kang jowa, ako may asawa. Saka ako tapos eh. Akala ko, sorry. Oo, tapos inaagad mo na agad. Sorry. Yeah. Maganda sa vlog, pwede natin pag-usapan yan ng type ng babae, mga ganyan. Pwede? Ano ba YouTube channel mo? Kasi Yeng Constantino lang. Yeng Constantino. Oo. Akala ko kasi yung karamihan ng kaibigan ko, yung YouTube, meron ka pala YouTube show. Akala nila music video lang. Ah,
Ano ba ginagawa mo sa YouTube show mo? Nagka-camping kami. Kaya madami yung sasakyan namin. Galing kaming camping. Nagpapatayo kami ng bahay sa province. Camping? Sino kasama mo? Siya, tsaka tropa ko. Anniversary namin yung nakaraan. Nag-celebrate kami sa isang campground. Kaya dati pa to, 2010 pa to, mahilig siya sa camping. Gusto ko yung mga ganun, picnic-picnic. Nature. Ito, party-party. Siyempre, nung panahon na yun, siyempre. Kaya pang nag-date kayo, wala kayo nagkaintindihan. Ano? Ganun, siyempre, ano ako noon eh, 18. 18 ka lang. 18 ako. Siyempre, kaya, di ba, iba yung mundo eh. Dahil open heart-to-heart talk na to. Alam mo, yung family ako, nanay ko, di ba, nakita mo, Glenn, nanay ko, Buddhism. Oh. And first time ako, tapos nag-Christian na ako, nagulat yung mami ko. Oh. Kasi malaki, hindi naman siya kalim, malaki gastos niya sa Buddha. Nagdo-donate. Yung anak ko po bahala. Tapos yung gulat siya, nasa simbahan ako eh. Dahil sa iyo. Mami, sorry po. Sabi ko, anak, kaka-donate ko lang sa temple. Tapos taas kamay mo simbahan. Nakita ko yung video mo. Ganun ako nag-effort nun. Kasi yung mga Korean, para alam ng mga tao, hindi kami showy eh. Showy. Pero hindi in fairness ng time yun. Parang nagpapakita ka naman sa kaya. Alam mo, akala ko yung negosyo mo, yung tatay mo, pastor doon eh. Kasi Wednesday, nandun ka sa simbahan. Friday, nagsisimba ka, tapos gumakanta ka doon. Every Sunday, hapon, tapos gabi, napupray ka. Sabi ko, siguro ipamilya mo mayari ng simbahan na yun. Kasi Wednesday, tinanong ko, asan ka? Nasa church. Friday, nasa simbahan. So, panasimba kasi talaga ako noon. Yun kasi ang parang andun na ang mga kaibigan ko, dun yung community ko. Kaya nga eh. Akala ko doon ka nakatira. Yung pala man. Kami naman yung nakatira. Oh. Pero kasi dati feeling ko, kapag ka napabayaan ako, baka mapariwara ako sa buhay. Kasi first time ko maging independent noon eh. Sa Mandaluyong? Mandaluyong. So, buong buhay ko, lagi ako may guardian. Lagi nandun ang parents ko. So, sabi ko, since wala na si mama at papa sa house, independent na ako, dapat maging guided ako. Kaya talagang kinusa ko sarili ko na magsisimba ako para hindi ako mapariwara. Mm. Alam mo yung pariwara? Oo, dahil hindi ako lahat. Magaling na ako Tagalog. Kasi nung panahon na yun, alam mo, wala ako alam Tagalog, di ba? English ako. Hirap na ng communication nun dati. Sobrang nahihirapin pag nag-uusap tayo. Parang ang limited talaga ng conversation. Oo. Oh. Kasi dati, I really like you. Yes, I really like you. Pag may sasabihin ka, tapos parang nablang ko ha, basta, I really like you. Yan, ganun lang sinasabi ko. Ngayon, ang dami mo ng comment, mga banter ka na talaga. Oo. Naintindihan ko na. Sa lahat ng interview, panorin mo. Sino unang crush mo, Ryan? Sabi ko lagi yung Constantino. Sobrang bayad. Ito, sige. Dati, ako ang unang crush mo. Ngayon, sino talaga ang celebrity crush mo? Dati, meron talaga akong crush. Oo. Taka Makati. Hindi celebrity. Celebrity. Na yung concert na, si Jong Hilario. Roommate kami, ang sexy niya eh. Joke lang. Ako nang gagawin. Joke lang. Alam mo, pagkatapos ng natin, nung ilang beses tayo lumalabas, sir, 12 years ago naman. Ito na nga, makatingin ka. 12 years ago. Iba na din yung itsura ng bundok noon. Okay lang. Ha? Ito na nga, hindi ako makapagsalita. Naiiya ako. Wala siya reaction ni ko lang naiilang. Baka mag-alas. Okay. Yung nung naglabas tayo, dinner tayo, nag-date tayo. Wala akong naramdaman na kay konti na ano ba to? Ba't sumasama to? Hindi naman nagbabayan, hindi naman nagbebera, hindi naman marunong mag-Tagalog. Wala ako nalandaman na. Pero ngayon, di ba, parang akong toothpick. Yung itsura ko, toothpick. Nakita ko kasi picture ko eh, nahihiya ako. Tapos, kahit na yun, alam ko pangit ako, pero yung panahon na yun. Oh, wait. Diyan tayo pa Moreno. Hindi talaga laki rin ang kinagwapo mo ngayon. Oo? Gumabon! Ba't tumatawa ko ba yun? Parang ako lang ang nagsasabi. Dr. Abby Kimmel. Yung staff niya noon eh. Oo, kaya tumatawa. Ako, hindi mga camera yung tumatawa. Oo, best friend ko kasi mga yan. Tingnan niyo yung picture niya dati. O, baka flash ho. Kaya nga eh. Diba? Tingin mo, nagpa-braces ka pa. Lalo na pag natanggal yung braces mo, naku, madaling babae ang sa'yo. Oo? Tanla yung smile mo. Kaya lang, parang wala pa eh. Puro Malapit na yun! Really excited for you na makita kung sino yung babae niyo na papakilala mo sa aming lahat. May kapatid ka? isang pamilya tayo. Ano po sila? Limang lalaki. Kapatid, puro lalaki? Lalaki, lima. Ay, huwag mo bigay kimchi. Ayoko. Wala, hindi makakatulong sa buhay ko. Ang laki ng bagay sa akin, yung umpisa ako ng, anong tawag yun? After college, real life?
Real life, oh. Adulting. Adulting. Hashtag adulting. Yan, yung nung nag-umpisa ako, nung nakilala kita, ang laki ng bagay sa akin nun. Alam mo, hindi ako talaga etos, ha? Hindi ako showbiz. Eto. Nung kasal mo, nung kasal nyo, ako ha, sobrang, sobrang natuwa ako, pero ako nag-pray ako, alam ni God yun. Parang umulan. Tama ba? Bakit umulan dahil pinag-pray mo umulan? Hindi, kaya sabi ko... Umulan nga nung wedding namin! Kaya sabi ko itigil yung ulan. Nag-pray ako talaga para masaya kayo. Diba, sana Lord, hindi na ulan. Tapos parang hindi na ulan, no? Hindi ulan eh. Lumiret siyang ulan. Lumiret siya ba? Hindi, mahina yung pray ko. Buddhism kasi yung nanay ko eh. Hindi. Pero nag-pray ako talaga. Oh, promise. Promise na... Kasi outdoor yung kasal mo, di ba? Tapos parang umuulan. Sabi ko, sana talaga. Para ano, happy yung ano. Ang nangyari dapat pumunta nga ako eh. Para, hindi, kahit hindi ula ko invitation, joke lang. Totoo, hindi nga invited sila. No, sorry ha. Hindi, okay lang. Sorry. Okay. Pero ang maganda ng kahit umulan, ginawa namin, sumayo kami under the rain. Nakainom na rin kami dalawa nun eh. Naginom kami, sumasayo kami sa ilalim ng ulan. So parang in-enjoy na lang namin kahit umulan. Kaya pala nakita ko si Sir sa Mercury bumibili ng gamot. May langnat eh. Sumayo siya. Joke lang. At saka alam mo, walang halos etos. Lahat ng kaibigan ko, Korean, kilala ko. Ikaw, number one fan nila. Aww. Paboritong song nila talaga yung ikaw. Hello sa mga friends ni Ryan. Anong paano yun pagka mag-hi ako sa kanila sa Korean? Bigay ko sa'yo number. Text mo na lang sila lahat. Hindi, gusto nila personally. Hindi. Sabi natin in Korean, ano, thank you so much. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Kamsahamnida for your support. Yan. Tapos, nung panahon na yun, ang dami, ano, kumukontak sa akin para bigayin ka ng racket. No. Oo. Ba't di mo ginawa? Ah, kasi, siyempre, naiiya ako sa'yo. Ako naiiya. Baka akala mo, peperahan ka na. Di ba, close na tayo ulit? Oo. Ang dami mo racket na puro Korean. Pinunta ko talaga dito. Joke. Ang dami nagtanong sa akin. Alam mo, kinukuha ako ng racket, binayaran ako para sa hosting, hindi. Para kukunin ka. Ginamit ako ng tulay. Sabi ko, kung close lang tayo noon, oh. Ikaw umayari ng dukap. Oh, anyway, nandyan na food, no? Okay, ikaw, ito yung adon. Ito yung kimchi. Ito yung... Ngayon, soy chicken. Ah, soy chicken. Ito. Spicy. Pinakayo ko camping kasi nung 2010, inaya ko siya lumabas. Yeng, labas tayo nila Mami Vice. Hindi ako talaga lumalabas. Sabi pa niya, hindi ako talaga ganun, hindi ako lumalabas. Tapos, next day, nasa Tagaytay, camping sila ni... Oh, hindi camping yun, Airbnb yun. Airbnb? Oo. Camping din... Yun, tsaka marami. Nung panahon na yun, kimchi yun. Sobrang fresh. Aminin mo, bumubula. Ibig sabihin, bumubula? May sabon. Hindi. Ano, papatay, pagkain yung kimchi na bebenta na. Ano, kasi explain mo na lang kasi. Fresh. Fresh pag bumubula. Pag hindi bumubula, baka fresh din. Try mo. Pag hindi masarap, sampalin mo ako. Sige. Ano, hindi. Pag hindi masarap, ano, yung baka order tayo iba. Mas masarap kasama kimchi. Hindi yun talaga pag Korean food, pinaghalo-halo. Parang hindi naman, no, nasa Korea kami. Baka, ano? Sarap mo kimchi. Sobrang sarap, no? Anong mayo gamit niyo? Menu? Mayo. Mayo? What's that? Japanese ba yun? Korean restaurant to eh. Pero parang may mayonnaise. Mayonnaise? Sabi mo. Alam mo, pinuputol mo. Malay ko ba mayo? Dapat marami ka racket sa mga Korean community. Hindi ako naka-text sa'yo kasi makasabihin mo, eto si Ryan, ginamit ako para kumita. Baka ganun. Hindi ganun. Hindi ko isipin sa'yo yun. Oo? Oh, pero... Hindi isipin sa'yo yun. Oo. Oh, pero pwede ko gawin yan para kumita ako pera. Joke lang. Ito naman. Pwede naman. Business to yun. Iba trabaho yan eh. Okay lang yun. Pero thank you ah. Sobrang natuwa ako kasi pinili ko, alam ng mga partners ko, pinili ko, kasi hindi itong market ng BGC eh. Anyway, alam ng mga partners ko, pinili ko to magbuksan sa Serendra dahil sa storya natin. Sino ba kausap mo? Ay,
ba yun yan? Ha? Sorry, ang sarap ng alo kimchi. Diba? Gusto mo ilagay kita ulit? Hindi, ako na lang. Oh. Ako na lang. Tinidor? Kunti lang eh. Oh, alam ko tinidor, di ba? Galing ko na. Good job. Masarap! Sobrang sarap. Pati yung lettuce, lettuce ba yan? Yan siya? No, mga crunchy pa. Fresh kasi. Fresh. Walang ano-ano. Walang sauce. Oo. Agad lang. Ito kasi uso sa Korea. Tapos, ito paborito ng tatay ko. Di ba tatay ko, taxi driver? Dito siya... Sisukap sa mo. Gusto mo, dito ko na lang. Diyan na lang ako. Usap na lang kayo na kasama mo. Ay, masarap to. Sarap. Kasi paborito ng daddy ko, kaya dinala ko dito. Ito mga to? Pati ito, paborito na to? Oo. Oh. Ha? Ano galing? Ito yung seaweed rolls, right? Rolls. Gusto ko to. Ito yung mandu. Ayun, yung dumpling. Sana, yung totoo yan ha, may, di ba, yung sobrang ganda ng kanta mo, tapos may, kung gusto mo... Anong favorite mo kanta ko? Ha? Anong favorite mo na kanta ko? Yung chinito. Kasi yun yung, ano, sikat eh, sa akin. Ito yung pang day talaga. Tteokbokki. Alam mo, tteokbokki? Ba't tawang-tawa ka sa tteokbokki? Ito talaga pang date ng sa strip food. Ito yung parang feasible date. Halo ko ah, bago ka. Ka yan. Pang date? Hindi ba hindi nga to date? Sir, ano? Pantuan? Oo. Sorry, sorry. Baka mabuhos mo sa... Nakagisa siya ng cup ng duko. Isiple. Pero pwede rin sa ano, kahit sino naman. Pero sa Korea, ganito. Nagagalit si sir, no? Hindi. Hindi. Niluluko ka lang namin. Huwag kang mag-galit. Hindi siya nagagalit. Hindi siya talaga. Never siya galit. Joke lang. Pero, minsan, ano, nagalit siya. Kailan mo siya huling nagalit, yung asa mo? Sa 7 years namin, parang mabibilang ko sa isa kong kamay. Ha? Kung kailan siya nagalit. Oh? Sobrang rare magalit niya. Hindi, tayo na lang. Dalawa. Ano, joke lang. Joke lang. Yun yun eh, pag naghanap ka ng relationship, oh, kailangan medyo opposite mo. Opposite ko? Kailangan hindi pa pwedeng pareho kayo masyado. Malinaw salita. Ganon. Makaling mag-English. Dapat ganon. Hindi, kanyari yung temperament mo. Ano? Temperament. Ano? Parang yung... Personality mo. Oo. Kanyari ikaw, mas quiet ka. But, oo. Yung jowain mo, medyo mas madaldal. Ah. Tapos, para may balance ng attitude. Kunyari ko, mainitin ulo mo, dapat isa pasensyo. So, may tingin ka pa ulo mo? Oo. Oo? Oh? Dati hindi ah. Grabe naman maka-agree. Babayit din. Na-hurt ako sa reaction ng asawa ko, sabi ng asawa ko. Nung nagkwento ka, sa showtime, nagulat pati yung kaibigan ko lahat. Nagulat. Oh. Walang nakakaalam, hindi ako nagsasalita nun. Sinasabi ko lang, dati close kami ni... Sinasabi ko lang, dati sobrang close kami ni Yeng. Walang naniniwala. Totoo. Wala akong masabi kasi... Parang wala kasing common sa aming dalawa. Parang isip yung, bakit sila maging close? Di naman siya musician. Christian nga ako dahil sa iyo, nagpo-pray nga ako. Pero, hindi ko parang wala kang common, di ba? Ako, komedyante, tapos ako singer, parang... Ibig sabihin... Ano, walang common ground. Kaya naiintindihan ko bakit din... Meron tayo common. Dalawang mata mo, dalawang mata ko. Isa lang ilong mo, isa lang ilong ko. Ang dami, isa lang bibig mo, isa lang din bibig ko. Kumakain ka, kumakain. Tumatay ako, tumatay ka din. Wala tayo common. Maraming common, pero yung vibe ng mga tao. Parang, oo. Kaya feeling ko, nagulat talaga sila. Hindi, walang naniwala sa akin. Pag-iba yung mundo kasi natin eh. Music. Alam mo, simula itong opportunity, ang laki ng bagay na naging kaibigan ko, isang Yeng Constantino. Kaya marami pa ako magbubukas ng negosyo. Kung makakatulong lang sa'yo, sabihan mo lang ako anytime. Tapos, balang araw, sana ano, di ba? Sana pakantayin kita, baka ako yung tulay mo, kakanta ka ng Korean, ano, hindi, Korean embassy lang sa team of, joke lang, Korea, di ba? Hindi, inisip ko, ako kakanta sa wedding mo. Oh! Si Joseph? Si Joseph? Si Bruno? Wala na kami si ni Bruno. Pag sinalubong mo siya, andun ako baka. Alaska yung wedding ko eh, Alaska. Alaska? Joke lang. Alaska o mga Alaska ka? Malayo pa wedding ko, baka hindi nga ako magpakasal. Woo!
Naku, Ryan. Ganda nga ng mga comments ng mga tao sa Twitter eh. Parang, parang sabi, oh, kung hindi man sila nagkatuloy ni Yeng, ako na lang, Ryan. Gumaganan sila. Nakita ko picture mga 69 years old nanay. Mga natutuwa sa akin kasi mga nanay. Lola, kapibay ko, Lola, tuwang-tuwa sa akin. Hindi yung totoo. Totoo nga. Hindi nga. Meron mga nakakita na nung yung unique na kagwapuhan mo. Sobrang happy ako na magkaibigan na tayo ulit. Sobra din ako happy. Sobra din. Thank you Lord talaga. Thank you Lord. De basta lahat ng kailangan mo, kailangan ni Sir, pamilya mo, sabihan mo sa akin, as much as I can, I'll help you. Aww. English ya, minsan lang lumabas. As much as I can, yeah. Promise. Thank you so much. Thank you so much, Yeng. May ano, di ba, YouTube mo, youtube.com/ Yeng Constantino Real, or hanapin niyo lang, Yeng Constantino Vlogs, follow niyo rin ako. And also, meron kaming single ni Kuya Glock 9, yung Paliwanag, nasa YouTube na po ang music video ng Universal Records at nasa Spotify na po, Paliwanag, Glock 9, collaboration with Yeng Constantino. Panoodin niyo po, nakakapukaw ng damdamin, magigising kayo, nakakaiyak lahat ng feels, so sana po pakinggan niyo. Yes, please support Yeng Constantino. Tapos, abangan niyo, mga gigis din po ako sa vlog mo. Oo, kakamping kami! Yay! Hindi ako basta talaga. Guys, comment niyo yung comment box below. Ryan Bang Camping. Thank you guys. Bye! Camping! Camping! Ano kayong mag-asawa? Anong kakain ko? Camping! Camping! Oh, sige. Camping ako, pero tulog kayo. Doon ako sa gitna. Thank you po. Thank you po. Bye! Thank you, bye.